So, ay na nga, yang ICC na yan, it is about bringing the Dutertes down. Okay? Si Digong and si Sara. So, the father and the daughter. Kasi masyadong malakas itong dalawang to eh. No? People are still clamoring for a Duterte-style leadership. Kaya nga si Tulfo ang nangung si Tulfo mataas din sa survey. I saw a survey conducted, no? I don't know kung na-release sa public, but the survey, the polling house showed it to me. And this is itong nagpapa-survey na ito is Joey, umakyat ka. Ito nagpapa-survey na ito is talagang ito yung pinagkakatiwalaan ng mga politiko kasi honest ito. So hindi ito yung babayaran mo para masahihin yung ego mo kung politician ka. Itong survey firm na ito talaga yung kinukuha ng mga politiko para malaman talaga yung katotohanan. So ang katotohanan, mga kaibigan, is napakalakas ng clamor. Okay? Napakalakas ng clamor ng mga Pilipino sa Duterte-style leadership. Kaya nga si Tulfo mataas. Kasi si Tulfo, hindi naman si Tulfo, hindi niya parang Duterte-Duterte din siya, 'di ba? Vargas at kayang mang ano, ganyan. So 'yun ang clamor ng mga Pilipino. Duterte-style. So, eto. So ngayon, eksena natin is itong plan ng ICC is talaga para patumbahin ng mga Duterte. This has nothing to do with the people who died during the ano masasabi mo ba yun? Hello mga kababayan, ito po ang ating biological woman co-host na si Joey. I-add po siya. O, Joey. Hello, cosmological woman of the universe. Ano na? Nakakaloka yung mga developments today, Diyos me. Parang ano na dito? Parang martial law na dito. Bakit? Diyos me. Bakit parang martial law? Ang hindi ko maintindihan, no, why a news company is being taken down in social media. Maraming argument na ano eh, maraming argument. Hindi kasi private kasi ang Facebook eh, kaya parang they can do whatever they want, kineme-kineme, ganyan-ganyan. But I think it's an utter bullshit. Eh, paulit-ulit to eh. I really think that social media platform, especially kung ang ano niya, you know, what is the valid reason why you are going to refuse someone to not use your app? Least the government man lang dapat can intervene if whatever ano no, whatever reason that they have in refusing service sa isang grupo or sa isang individual is applied to all. Because any people, any group owes that to another, that you treat them fairly, di ba? That you treat them fairly. So, ayun, parang sunod-sunod na yung mga na-unpublish ngayon. Ang dami ah, parang hindi na ako magugulat pagka-unpublish na rin ako. Pag-unpublish na rin ako, I mean, kapag kagalit na galit ka kay Tamba, parang na ma-unpublish ka eh. Ganon. That's one thing. And then, ayun nga, nakipag-usap. Yung ano, narinig mo na ba yung ano, yung peace negotiation with NDF? Actually, na-discuss ko yan kanina, no, sa aking live. And alam mo naman, biological woman. Hello, universe! Hello, universe! Ganon, dapat. So, it doesn't make any sense. Did you read the statement? Of yun Did you read nabasa ko the yung press statement? release ng ano press release ng presidential press release sa Presidential Communications Ang Office. Is there sabi doon, di ba, yung ano daw, pag-uusapan daw ang roots ng arms struggle.
Bakla 2023 na roots pa rin ng roots pa rin ng our struggle. Kaloka. Yun, sa, ano, no, start pa lang ng, ano, start pa lang ng term ni, ano, ni PBBM. Meron na talaga akong naririnig ng mga groups na, hindi, iba yung NDF, iba yung NDF. Yun, hinihiwalay nila yung NDF ta, sa entire equation. Basically, saying na iba sila, yung CPP, NPA, yan, terrorist talaga yung mga yan. Pero yung NDF, hindi, ganun-ganun. Parang, hindi nila alam. They don't know the structure. Yeah! The structure is, magkakasama yan, iisa lang sila. NPA, it's because they are like one, kasi nga, of course, they have to organize, you know, the government. They are operating like a government. Yan ang hindi naiintindihan ng mga tao. Okay? So, NPA is simply like the armed component of the CPP, NPA, NDF. Yan ang hindi naiintindihan ng mga tao. So, ngayon, ako nga, as I mentioned, ito matalino ka, Joey. So, itatanong ko sa'yo yung tinanong ko sa live ko kanina. At baka masagot din ito ng mga nanonood din ngayon. Bakit walang communist country ang nangangampanya para i-abolish ang NTF-ELCAC? Bakit ang mga bansang gustong i-abolish ang NTF-ELCAC ay hindi mga komunistang bansa at mga members pa ng NATO? At ang NATO ay tinatag noong Cold War para pigilan ang paglaganap ng komunismo para sa mula sa Soviet Union. At bakit ang command center ng CPP, NPA, NDF ay nasa Netherlands, na isang NATO country? Tactical alliance. Diba? Diba? Ano ba to? Baka ano na to, girl? Mercenary group. Yeah, hindi sila ideology based or they're mercenary group. Mercenary group na lang talaga sila. Oo. 'Di ba? Kasi wala kahit isang communist country. Mm-hmm. Girl, ilan ang communist country ngayon? You have Vietnam, you have China, you have Cuba, you have North Korea. You have some socialist, communist leaning in South America. Mm-hmm. No one is standing behind them except the Western countries. True. Kaya yung mga ano yung mga ideological war kineme. Pagkatapos they want to align their politics doon sa ideological line. Hindi na yan nagwo-work eh. Hindi na ganun yung usapan eh. Wala hindi na, ano yung totoo ngayon, yung nangyayari ngayon, yung real politics ngayon is it's really about, you know, how you can use ano each other's company. Ganon, ayun nga, diba? Yan. Diba? Kasi all of this happened in 2023. Can you imagine? Diba? So, ano yung intention? Kaya yun nga ang intention nila dito sa ICC. Kasi nga, Joey, hindi na presidente si PRD. So, pwede na siya imbestigahan ng korte natin. Pwede na siyang kasuhan sa mga korte natin. Nalimpak-limpak. Bakit sila na magre-rely sa ICC? Because they want to physically remove the Dutertes from the Philippines. Because diba? That's the only way they can beat them eh. That's the only way they can beat them. Kasi eh, diba? Pwede, kasi syempre pag kinasuhan mo, 'di ba? Syempre kailangan final and executory pa 'to. Kasi sa ICC, girl, wala namang appeal sa ICC. Mm-mm. Tsaka they can they can issue arrest, warrant of arrest at any point of investigation, 'di ba? Ah, hindi. Kukuha pa 'yan from the court. I-apply pa 'yung warrant of arrest from the court. I mean, there, ano, no? Ah, the prosecutor, yes, the prosecutor
prosecutor can actually I think formalities na lang itong kunwari na ma-investigation, no? Kasi their possible witnesses kasi kunwari nasa labas na yan eh. And ang ano niyan is the kasi si Sarah kasama na eh. So si Sarah talaga ang target diyan. Gets mo? So itong si kasi nung ako po si Duterte lang. Nung ako po na si Sarah as vice president, kasama rin si Sarah. Di ba parang... Alam na, alam. So, ngayon. Yung nung isang araw nga, di ba nung nag-usap tayo dito, ang klaro talaga is itong bitak na ito ng relationship, yung political relationship ng Marcos Duterte should be traced as early as February 2023. Well, ano nga yan tawag dito, probably yung 'di ba for you sabi mo nag-start yan, nagtalagang pumutok talaga yung crack is at the time na nagsalita si Inday tungkol dun sa Afghan. But the manifestation of that pagputok, yung bitak na yan, nakita noong February when they did not act on GMA's House Resolution 780 unequivocally protecting former President Rodrigo Roa Duterte from the investigation of ICC na hindi binigyan ng due course ng Kongreso. At wala rin, ano, wala rin statement ang Pangulo doon or whatsoever. So, kumbaga parang ano eh, yung mga si Inday is still very cordial and ano eh, pero as observer, makikita mo na kasi talaga, you can't deny this anymore. I mean, ano ba? Sino yung mga naniniwala pa bang may unity dyan? Diyos eh. As in, this is very, very clear. This is very, very clear na napapunta sa ganun yung direksyon. And wag na po natin paglolokohin yung mga sari-sarili natin na meron tayong isang vision. And now, ito parang siguro naman, tangina, the mere fact that the government is negotiating with NDF on ano, no, top level, on top level ano no table ganyan, hindi ba, 'di ba parang ano nangyayari, bakit ganyan, ano na to, parang ay nakakahiya, ba't ako nag-participate dito, ba't ako to, tangina. Kaya nga ano eh, boodle of the century to girl eh. Ay, talaga. Grabe, as in, nakakaiyak sa galit. Ano to? Kaya nga eh, parang si Lenny ba yung nanalo? Hello, Hope. Hello, Philippines. Si Lenny ba yung nanalo? Akala namin yung lalaki yung binoto namin. Ba't parang si Lenny yung nanalo? Can you imagine? Nakikipag-away ka, nakipag-bardagulan ka sa mga kakamping. Yung pala, at the end, yung mga kakamping din pala yung mananalo. Poodle of the century. I mean, I cannot really understand this. No? Naalala ko, yung isa sa mga pinakaunang bardagulan ko doon sa ibang mga BBM supporters is really about this. Kasi, alam mo yung entire reason kung bakit ako nag-vlog ano, SAS is really because of local insurgency issue. Kasi, ano eh, ramdam kasi to ng mga tao sa kanayunan eh, yung hindi pag-develop ng lugar ninyo dahil sa mga ganitong klaseng threat. It is just so real na kaya nga sobrang successful ng NTF-LCAP at nakikooperate yung mga tao. Kasi finally, there is a, ano, no, yung
approach na talaga so, mag-work. So, nakita mo na yung diversionary foreign policy, how it's working. So, yung mga totoong threat sa pang-araw-araw sa buhay ng mga Pilipino, wala silang pakialam. Yes. Krimen on the streets, di ba? Nagugulat nga ako, girl, ang dami ko nung nakikita sa Facebook, ha? Ng mga, ano, mga high school girls tinitegi ng rape and, ano, murder ng addict. Ewan ko, ako lang ba yan? Mm-hmm. Ako lang may nakakakita or kayo rin? Mm-hmm. Parang every week merong ganon. Or whatever. Uh-oh. Tapos, ang eksena, tapos, hindi, lahat tayo magalit sa China. So, ngayon, because of that, naging focus na yun ng attention. Pero yung mga totoo talaga na threat sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, wala silang pakialam. Hindi wala silang pakialam. Kita mo pagdating sa ano, Shabu, very soft. Pagdating sa bandit group ng CPP-NPA, very soft. Pagdating sa may-ari ng mga sa oligarko, may-ari ng kuryente at ano, very soft. Pagdating sa mga politiko na is very soft. So lahat na talaga na mayroong talagang kinalaman sa buhay ng mga Pilipino sa araw-araw, wala silang pakialam. Ang ano lang nila is, hindi, China ang kalaban natin. Oo, manindigan tayo doon. Yun lang ang importanteng paninindigan sa kanila. Diba? So wala lang, kita mo lumabas si Laila, ang bukang bibig niya kagad, ICC. Pero yung mga tao ngayon, girl, gutom. Wala nang, alam mo yun na, ay? Yun talaga yung concern mo, sis. Saka hindi, wala rin siya, di ba? Parang asarap konyatan rin ni ano eh, nito mga to na parang, Bex, bago ka mag-transcendental importance dyan, doon ka muna sa ano, doon ka everyday, muna dun sa practical everyday, level. Ano, oh. Pwede bang doon muna tayo sa everyday concerns ng mga Pilipino? Bago kayo mag-transcendental importance dyan, yung katawang lupa nyo muna yung asikasuhin ninyo. Diba? Doon muna tayo diba, sa katawang lupa natin na mga gutom so, at walang ano. So ngayon, buhay na lahat. Buhay na lahat ng ano. Buhay na lahat ng mga na-i-flash sa Idendoro noong 2022. Sila ngayon yung bida. Can you imagine? Totoo. Nakakaloka. As in. I mean, the emergence of Martin Romualdez na nagpupunta sa palengke, nakakasuka. Diyos me. As in, alam mo, ni-review ko yung ano. Sabi ko, anong ginagawa nito ni Martin? Paano nila i-justify na nasa palengke siya? Ganyan. Parang, anong ginagawa niya dyan? So ngayon, ang sinasabi ni Martin is, nandun siya because of the oversight function of the House of Representatives. Ganyan. Huh? Ito sa akin, parang, bakla, hindi ganyan ang oversight function. Alam mo, pinagluloko na talaga tayo, no? Talagang... Ayaw, putang ina nito. Ano oversight function ang pinagsasabi nitong tambaluslos na to? Alam nyo po, mga kababayan, ang oversight function po ay talagang meron naman ang House of Representatives. Okay? Ang oversight function is basically the power of the House of Representatives, the Congress, the legislature, congressional hearings, correct. So actually there are three ways on how you can exercise your oversight functions, scrutiny, legislative inquiry, at saka there's another one na ano. But anyway, so ngayon kung yung possibility na ikaw ay magha-hands-on at pupunta ka dun sa actual na ano, very very remote yung chance na yon na i-exercise mo yon, okay? Very very remote yung chance na yon. Okay. Sabihin na natin na kasi
You have to understand, ganito yung structure sa Kongreso. Meron kang House Speaker, si House Speaker, taga-timon yan. Taga-timon yan ng ano yung ipa-priority nating batas, ano yung mga ano, ganyan-ganyan. Ano yung mga issue ng lipunan na gusto nating gawan ng ad hoc committee, ganyan-ganyan. So sa Congress po, marami pong mga committees yan. Yung mga committees na yan, diyan dinidiscuss yung mga bills na ipapasa para pag-usapan at repasuhin bago dalhin sa plenary. Okay? If you're going to look at the House rules, okay? Ang oversight function nasa committee. Yung mga committee, sila ang responsible na i-exercise ang power of oversight. So pagka ikaw, kunwari, merong bill dyan, bill para ibaba ang kuryente, kinemerut, kembot. Ganyan. O pagkatapos, gusto maintindihan kunwari ni Congressman A, teka, paano ba to? Makabisita nga sa ano? Makabisita nga sa planta ng ano? Sa power plant or sa NGCP or whatsoever. Probably, you know, in a very, 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 very remote chance na gagawin nila yun. Siguro pupunta sila sa NGCP. Pero napakalit ang chance. Magpapil-papil lang kailangan mo dyan. Bakit sila nakita sa farmer's market? Nandun ba ang issue? To ensure daw na walang nagtataas ng presyo dahil magpapasko na. Yun sa ang paliwanag ni Martin Dumales. Sa lahat ng palengke, iikutan niya. Dun sa syala-syala pang farmer's market na kung saan si Daphne Osenia ay namamalengke. At yung mga tita mong syala dun namamalengke, di ba? Diyos me, nararamdaman ba nun yung taas ng presyo? Talaga po, sa farmer's market talaga siya pumunta kung saan ang mga mayayaman ay namamalengke. So pumunta po sila doon para po masigurado nila na ang mga mayayaman po ay hindi po gagastos ng malaki ngayong Pasko. Tangina talaga. Tapos ito yung nakakaloka. Yung House Speaker po kasi, ang trabaho niya ay i-supervise ang mga committee. Okay? Ang trabaho niya i-supervise ang mga committee. So ang daming committee, 66 yung committees natin ngayon sa Kongreso. Yung standard committee. Pagkatapos may mga ad hoc pa. Si Arniel Serrato. Arniel Serrato, gusto mo umakyat? Umakyat ka, go, mag-request ka. Tapos so ngayon, yun yung trabaho niya, i-supervise yung mga committee, sino yung dapat na pagsamahin, sino yung dapat na mag-coordinate on certain kinemerlo, ganyan-ganyan. So ngayon, ang trabaho niya is supervise. Ngayon, let's say for example, kunwari legitimately naman talaga dinelegate yung power to do oversight function kay Martin Romualdez. Like I said, yung oversight function, yung magagawa ka ng mga measures na ano ha, magagawa ka ng mga post-enactment measure in order to ensure that the law is being applied in accordance dun sa vision ng Congress. Okay? Yung pag-epal dun sa actual na application niya, it's a very, hindi ko sinasabing zero chance that you're going to do that. But before ka makarating dun, ang dami-dami mong tatablahin. Diba? Kagaya na lang nito ni Martin Romualdez, para maging legitimate yung pagpunta niya doon sa ano, yung kunwari yung pag-investigate niya pag-inspect niya ng warehouse ng bigas or yung pagpunta niya diyan sa palengke. Ilang committee yung sasagasaan niya. So ibig sabihin ba yung mga committees na yun dinelegate sa kanya na ay House Speaker Martin Romualdez, kayo na po ang mag-exercise ng oversight function. So, ikaw, parang ganito siya, no? Nagtatrabaho ka sa mall, tapos ikaw yung sales lady. Yung sales lady, ito yung committee. Ito yung committee. So, kaya supposedly, ikaw yung magtatrabaho, ikaw dapat yung nakaharap sa, ano eh, ikaw dapat yung nakaharap dun sa mga customer, ganyan-ganyan, ganyan-ganon. Pagkatapos, dinelegate mo yung trabaho, may bumili. Sabi mo dun sa supervisor mo, ay supervisor, sandali. Ikaw na nga magbenta sandali. Dito. Arniel, mag-request ka meron diyan sa bottom ng iyong ano is yung dalawang tao na button. Makikita mo 'yan. Ayun. So alam mo 'yun, SAS na ikaw supervisor mo si Martin,
ikaw yung committee na may hawak nung trade and industry issue. Pagkatapos, yung trabahong pang sayo, i-delegate mo dun sa supervisor mo. Diba? Wala, alam mo, ini-estos lang tayo ni Martin Romualdez. Walang ganyan. Nakita mo ba ang House Speaker ng United States? Eh, ang sistema natin, pareho lang ng sistema ng Amerika. Saan mo nakuha yung mga ganyang eksena? Turo, nakakasuka. Sobrang nakakasuka. Lord. At ang nakakasuka, yung mga tambalos-los vlogger na kung magsalita, kami pa ang mga nagtatrabaho, mga putang ina nyo! Anong pinagsasabihin yung trabaho-trabaho? Ginagawa niyong kaharian niyang House of Representative. Fuck you! Diba? Pagkatapos you're going to sing praises on this one, nakitang-kita na binabalahura sariling rules nila sa House of Representatives, hindi marespeto niya ni Martin Romualdez. Ano sinasabi niyong trabaho-trabaho? Ulun! Ina! Well, welcome. Welcome to Bagong Pilipinas. Bagong mukha. Sabi daw si Boss, sabi si Ban at by Boss Dada, biglang pro Marcos na, ha? Bakit? Anong sinabi? Anong sinabi nila? Si Ban at by daw pro Marcos na. Paano? Anong sinabi? Mas may rabis pa nga yun sa pagka-anti-Marcos nung. Oo. Baka naman ano lang kayo. Baka naman nag-sarcastic. Hindi lang kayo marunong makaintindi. Correct. So, ayun na nga. Ay, ano, Peter? Akyat ka, Peter. Nandito si Peter. Ano. Si Direk? Para meron tayo. Oo, Direk, akyat ka. Mag-request ka umakyat. Nag-ano daw kayo, ah, na... Mag-share sa akin ng link. Oh, ito, meron live yung SMN ay ganyan-ganyan. Direk. Ay, kasi mamaya ko papanoorin. Pagbalik ko, wala na. Direk, akyat ka. Para, salik ka sa conversation namin. Direct, meron diyang button yung dalawang tao, mag-request ka. Ito naman si Arniel, si inexplain na nga sa'yo, ayan oh, meron diyan dalawang tao na pipindutin mo na button. Di ba? Ayan. Game na. Ayan, direct oh. Makichika ka sa amin. At saka oh. Arniel. Ayaw mag... So, ayun na nga ang eksena. Baka daw naka-PC. Well, kung PC ka, ewan ko paano ko paakyat. So, sa lower left, no? Kung phone ka, sa lower left, meron diyang sign yung dalawang tao. So, makikita nyo, diba? Lower left corner. So, ganun na nga ang eksena. Hindi natin alam kung ano ba to. Alam na natin kung saan patungo itong mga pinagagawa nila, di ba? So really, ano na talaga tayo, girl? Bumalik tayo sa Pinoy 2.0. Oo. Pinoy 2.0. I mean, restriction daw si, ano, Direk. Siyang siya eh. Di ba yung criticisms nun kay, ano, kay Pinoy was that, mabait daw kasi siya. So parang ang real problem about Pinoy is he can't really draw the line doon sa mga taong lumalapit sa kanya. So kaya madali siyang... He can't say no. Oo. So basically, that's PBBM now, di ba? I mean, alam mo yung, ano nga eh, if there's one thing naman kay, ano, kay PBBM, I think he's really he's a very amiable guy, ganon. Parang talagang ano siya, talagang mabait siya at ano, very accommodating. Kaso nga lang syempre sa leaders natin, hindi yung mabait yung ano eh. Hindi yung mabait yung kailangan natin eh. Si ano rin, si Pinoy din saka si BBM, pareho sila lang story with their fathers. Oo. Diba si Pinoy eh ano rin yan ni ano ni Ninoy. Hindi rin siya pet ni Ninoy. Mm-hmm. Ang favorite din ni Ninoy is yung anak niyang si babae. Si Chris.
Hindi Ay, rin nako, deja sure. vu. Deja vu, di ba? Deja vu. So ang ano nito, basta ang eksena nito is ano na to eh, pababagsakin talaga yung mga Duterte. That's as simple as that. Sabi daw, is this the end of the Dutertes? Well, you cannot say it's the end. Pero, I'm beleaguered sila. Alam mo, ito ba mga nagre-request umakyat? Gusto niyo ba talaga umakyat? Or ano? So ganun lang siya. Ano po ah, naghihimas kayo dyan ng kinemerlo ah. Oo nga, nakakaloka. Baka maano pa yung live namin. So yun yung eksena. Sabi AFP, apagising-gising. Hindi nga pwede yung AFP because AFP is ang commander-in-chief nila, si BBM. Huwag nyo salaulain yung government ano natin. Huwag kayong magpatawag ng ganyan. You know, it's still... May ano rin eh, meron ding mga usap-usapan tungkol dun sa amnesty, di ba? Yung sa amnesty ng ano, ng CPP-NPA-NDF. Kasi, nung time ni PRRD, yung amnesty ina-extend to individuals. Tapos, kinuwento to ni ano, ni Kaamihan, yung proseso. Tapos, hanggang sa maging eligible ka mag-apply ng amnesty. Sobrang ano talaga, sobrang tedious talaga. Ganon. Ngayon, recently, nag-issue si PBBM ng ano, ng amnesty na grupo. Na grupo. Ganon. So, syempre, ano ba yung effect ng amnesty? Syempre, pag ikaw nabigyan ka ng amnesty, kalimutan na talaga yan sa lahat ng kasalanan mo eh. Ganyan. Also, to be fair, meron namang mga limitations. May mga limitations yan na mga pag na-commit mo yon ay ano, hindi ka magka-qualify dun sa amnesty. Ganon. Pero, syempre, nakakataas ng kilay kasi di ba parang ano yung mali dun sa proseso before na diba na dapat yung tao yung mag-a-apply yung siya kasi the group remains diba a problem diba the group remains a problem so how sure are we na hindi ma-abuse yung kasi pag sinabi ko ay former ano ko kunwari miyembro ako sasabihin ko lang I was a former member diba I was a former member. That would initially make me qualify, di ba? Doon sa ano na yun. So, marami pang ano yan eh, marami pang sanang gusto nga, ako marinig patungkol doon, pero mali nga. Sabi ni Adrian, naunang amnesty versus peace talks. True. So, ano pag-uusapan yun sa peace talks? So, yun nga ang sabi yung pag-uusapan doon sa peace talks is para daw yung root of the armed struggle. Mga bakla, yung root of the armed struggle na yan. Girl, nung kauna-unahan pang nagkaroon ng peace talks, pinag-uusapan na yan. Sa kaisang malaking kahunghangan. Can you imagine ang nandoon isa Lagdameyo? Si Lagdameyo is Tadeco. Ang Tadeco ay isa sa mga tina-target ng CPP-NPA. Because nga yung ano-ano nila na abuse-abuse daw. Ano to? Ano? Are you serious? Iloko tayo harap-harapan, ano? Oo na. Alam mo, gusto lang talaga ng picture. Ano nga siya, showbiz government. Kadiri. Ang usap-usapan nga hindi raw nagkaroon ng mga well yung ano we know the people who work really hard to make NTFL-CAC work nung panahon ni PRRD and it significantly dent the it significantly gave dent doon sa local insurgency problem pero yung yan yung hindi well, yun yung mga totobi sa parang na sinasabi na hindi talaga siya nagkaroon ng
thorough consultation. Ganon. And that's really scary, ha? That's really scary. Kasi syempre, at the end of the day, this is a very, very serious talk. And makita mo na noong panahon na talagang nilalaban tong programa ng NTFL-CAP, ang dami talagang mga nag-emerge na mga, yung who really devoted their time and energy in order to really control and fight local insurgency. So yung mga ganitong decision that is not being coordinated with people, maari itong mag-cause sa government ni PBBM, and make us unstable moving forward. Para siyang magiging feeling ko baka maging lava na maaaring pumutok anytime kapag patuloy na nangyari. Eh kasi ang ito may magjo-join. Sir Mirna Nas. Eh kasi nga, saan ba tayo patungo? Mm-hmm. Girl, magto 2 years na. Hello po! Hi! Hi! Po hi. Magandang gabi sa inyo dyan, mga ate. Diyos ko, salamat. Nasa alam nyo, kayo? Nandito ako sa West Virginia, USA. Sobrang lamig. USA! Yeah, I know, right? Pero, so hindi naman ibig sabihin nandito tayo, pumapabor na tayo sa, alam mo na, Sas? Alam ko na, kagaya mo naman rin, yan. Yes. Hello naman. Ano naman, magkaiba naman ang American citizen sa US government. O kamusta, ano masasabi nyo, ilang taon na kayo dyan, Ma'am Shear? Actually, bago lang ako. Magpo 4 years pa lang at my age sana ayoko nang iwanan ng ating bansang sinilangan, you know. I'm a faith, masyado ako makabansa at nung nandiyan ako sa Pilipinas talagang tumutulong ako, kaya lang you know binigyan ako ni Lord ng panibagong buhay na harapin at nakapag-asawa pa rin. Ng, oh, yeah. Congratulations, ma'am. Diyos ko, mga ating at Ilang taon na kayo, ma'am? At what? 52? 52 nung nakilala ko ang 47, naging long distance relationship ang aming relasyon. I mean, my God. So ibig sabihin, ma'am, habang may buhay, ang hardin ay may pag-asa. Ay, correct! Ang hardin ay may pag-asa, madiligan! Magtatapos din ang tagtuyot, mga kaibigan! Habang may buhay, may pag-asa. Pero alam niyo, mga ateng, imbis na enjoy ko ang aking love life kahit huli na, na high blood ako sa nangyayari sa atin dyan, Diyos ko. Nung election, maikwento ko lang, nabudol talaga ako. Diyos ko, nakipaglaban ako sa TikTok kahit sa edad ko, nakipagbayan ako. At nanonood ka ba kay Joey? Joey, nanonood ba kayo si Mami? Nanonood ka si Joey sa TikTok. Although 5,000 lang ang aking followers, pero nakipagbangayan tayo nung election para ikampanya ang hinayupa at putang ina na walang bayag ng ating leader. I'm sorry. Sana hindi maano ang mga Facebook nyo, pero... Mami. Mami, kayo ba yung US citizen na? Kasi kung di pa kayo US citizen, baka... I don't care. Okay. I don't care. But I'm Mami. Already married, so hindi na tayo basta... Mami. Bakit nyo binoto si BBM noon? Binoto nyo ba siya dahil makamarkos talaga kayo? Like Maharlika Boljakera, laki ako, martial law baby ako. Lumaki ako, nagkaisip ako during time ng kanyang ama. At sa totoo lang naman, maybe siguro ngayon ko lang na-analyze yung mga propaganda, no? Kasi bata pa tayo noon, ang nakikita ko lang before is mura ang bilihin. At saka Manilenya ako, nag-aral ako sa Ramon Magsaysay, and every week nandoon ang First Lady. So inaalam, bumibisita talaga siya sa mga public school, inaalam ko anong mga kailangan.
At talagang meron kaming parade, yung field day na tinatawag na nagpaparada kami para maganda yung ating kultura before eh. Maganda yung pinapakita natin eh. Active na active. Lahat ng school, ng public school, talagang may connection sa Malacanang. Okay. Kumbaga may, org, may mga kaganapan noon na talagang sponsor dyan ng Malacanang sa bawat public school. Very ano kami, kumbaga involved ka. Involved ka. At natututo ka yung magiging makabansa ka ba, yung maging proud Pilipino ka. At saka talaga naman noon, yung tatay niya, eh, although, ito rin yung sinasabi ko before, panong nagkaisip na ako na, oo, lahat ng politiko, nangungurakot yan, may kupit yan. Pero sana man lang, may makita tayo. Yan ang Marcos Senior. Nasabihin na natin na naiintriga siya before, nagnakaw or whatever. Pero look at the projects, di ba? Hindi ba ano daw, iba daw ang peace and order noon. Iba noon talagang ano, wala naman yung ano, I don't know, inexpose na lang yan, yung kalaban sa politika na yung martial law. No, martial law is a peaceful living. Maano, ligtas siya eh, kasi takot, maraming takot, hindi dahil sa ano, kumbaga disiplinado. Disiplinado tayo noon. At noon sabihin na natin, na may mga kurako talaga. And even up to now, kasi yan na ang nag-is na natin. Pero pagkakaiba, nung nag-take over ang Cory, sabihin na natin na meron talagang nakupit. Sige, sabihin na natin. Pero Diyos ko naman, may nakikita tayo dati. May proyekto para sa Pilipino. May tulong para sa mula sa gobyerno. Sabihin na natin na nagnakaw for 30, kung may ilang dekada ba na. No, mami. May result. Sabihin na mami, natin na yung tulay pinagawa, sabihin na natin 1,000 yan o kumupit ng 200. At least may tulay. Diba? You know what I mean? At matibay. Yes, nung nag-take over ang Aquino government until this very moment, puro kurakot na, wala na, hindi na nadagdagan ng ospital. Wala nang ano, PGH second, yung pangalawang PGH or whatever. Kung ano yung project nung ama before, yun pa rin ngayon. At alam mo, kaya ako yung binotong hinayupak na yan. At nakapaglaban pa talaga ako. Although, ngayon ko nare-realize na, oo nga, no? Ano bang nagawa ni niyang hinayupak na Marcos Jr. na yan? Wala! Apelyido lang talaga. At umasa tayo ng pagbabago, continuity. RD. Sabi ko, alam nyo, ako sa totoo lang, hindi ko yan binoto si PRRD. I'm sorry, PRRD. Ah, talaga? Pero along the way, yes, maraming, hindi ko yan binoto ganyan, si Binay. Maraming si Binay. Si Binay, asin bang kasabay ni PRRD? Binay. Oh, si Binay. Binay Rojas po. Oh, yes. Uh-oh. Nung huli lang naman na talaga nasiraan si Binay, pero siguro destiny, ano? Destiny ni PRRD. Destiny. Yes, magaling si Binay. Magaling si Binay at maayos ang Makati. Yes. Pero, Makati ako. Yes. Destiny lang. Talaga, PRRD. And doon ko nakilala si PRRD. Alam nyo, hanggang ngayon, umiiyak ako kapag ginaganyan nila yung matanda. Diyos ko. Alam mo itong... Alam nyo, kulang ang mura eh. Diyan kay tambaluslos na yung hayop na yan. Kulang ang mura. Dapat gumawa ng ano, may gumawa ng picture ba? Yung ano, yung kabaong, yung bukas, di ba may picture doon ng namatay? Sana ang ilagay doon yung picture niyang mga putang inang mag-asawang yan eh. Mga inayupa. Sa totoo lang. Alam mo, ang baboy. Mami, 4 years ka na sa Amerika, di ba? So, nagpupunta ka rin ng public hospital or kung ano man yung social service. May nakikita ka mukha ng politiko? Wala. Sa social service. Wala. Diyan sa ano? Diyan sa US? Diyan sa US? Dito sa US, wala. Oh, diba? Dito. Ang kaibahan dito, ako na ospital na, at hindi naman mayaman ang napangasawa ko. Isa retired, veteran siya. So, pension. So, na ospital ako. Alam mo, bago lang kasi ako eh, so hindi ko alam. Nung na-hospital ako, medyo may problema kami mag-asawa. Kaya mga Filipina friend ko ang nag-convince. Pumunta ako sa hospital ko, huwag niyo akong daling dyan, wala akong insurance. Kasi dito insurance is ano matter, yung insurance na nag-dito. Wala akong insurance, wala akong pera. No! Alam mo, pumunta ako,
My God, Sas, at saka Joe, ano, Joey, ang serbisyo dito. Dahil ko pang nasa Asian Hospital, yung pinakamahal na hospital dyan sa Pilipinas. Dito, walang mayaman, walang mahirap pagdating sa medical attention, lalo't emergency. Walang tinatanggihan dito, bawal sa batas yan. At kung wala ka mang insurance, wala kang pambayad, mismong yung gobyerno may ang magtatawag kayo for assistance na pag nalaman nilang ano ka, can't afford ka, or wala kang insurance, sila mismo ang tatawag sa'yo para matulungan kanila na ma-avail yung mga binibigay ng serbisyo ng gobyerno. Ng gobyerno. Kaya, pero hindi politiko yung lumalapit sa'yo. No, at ito, ako. Mga tauhan at, siya ng gobyerno. Hindi. Yung ano mismo, nung healthcare system mismo, nung healthcare system. Yes. Mm-mm. Yung mga kagaya dyan sa atin, DSWD, kung tungkol sa pangangailangan mo ng indigent, so walang, tingog, tawag sa ito. So walang tingog party list. Yan po tangin, alam nyo, nalampasan na ang ayupan ni Satanas niyang mag-asawa. Yan si Tambaluslos. Parang lampas na eh. Nalampasan niya ang kadimonyohan talaga ni Tambaluslos. I cannot. Pumunta ko. Pumunta ng bongga-bongga, no, mami? Ako, napaka, ano ko, mahilig ako sa politika talaga. Kapapanood ko lang sa'yo, Sas, tungkol sa kanina sa, ano ba yung nilive mo kanina? Yung Peace Talks. Peace talk na naman ang mga hayop. Pagkakwartahan na naman nila yan. Kasi may budget yan eh. May budget. Lahat ng pagkakakitaan nila ngayon. Diyos ko, sabi ko nga, Lord. Meron talaga siyang budget. Tapos ang ano kasi, ito si Mamsi, mas patanda sa akin to. Mamsi, nakalagay dun sa ano, sa press release nila. Ano daw, para wakasan na raw ang root causes ng armed struggle. Madam, di ba nung, my God, siguro, ano pa lang ata tayo, mga bagets pa lang tayo, pinag-uusapan na yung root causes ng armed struggle. Mga ano pa lang siguro kayo na mga egg cell at sperm cell pa lang ng magulang. Oo. Nandiyan PA. Ako may tuhin akong NPA sa Quezon. Bata pa ako noon, 7 years old, nandiyan na sila. At wala talaga. Itong ginawa ni PRRD na talagang pinulbo sila. May NTLF, ano yan? NTLF CAC ba yan? Ano ba yan? NTFL CAC. Yes. Yan na eh. Nandiyan na. Yan ang palakasi nila. Para matapos nila. Sorry, mami. Kitang-kita kasi, mami, yung incompetence of not understanding the problem. Diba? Sinumulan na nating isolve to it. Ano itong ginagawa niya? Anong hindi nyo naintindihan? Hindi nyo ba binasa yung trabaho ng previous administration? Joey, naiintindihan nila yan. Ayaw lang nilang intindihin. You know why? Because of their vested interest. Hindi makabansa, hindi pang bansa ang kanilang ginagawa. At itong pangulo na to, si Junior, yung pagiging unstable mind niya, paiba-iba siya eh. Paiba-iba. That's not paiba-iba. Hindi yan si na leader, you know? At hindi ko alam kung paano diba, ito. Diba, mami, ako sinuportahan ko siya dahil sa mga posisyon niya sa napakahabang panahon. Diba kasi consistent siya, kung ano yung posisyon niya nung senador siya, nung tumatakbo siya ng vice president, tumatakbo siyang presidente. It was consistent. Pagdating na ngayong nakaupo na siya, ala, sino to? Hindi ko kailangan. Kaya nga, diba, alam mo, natatawa lang tayo, pero nakakagalit ang nangyayari ngayon. Diba, unity. Aminin niyo, pag tinignan mo ang posisyon ni Junior, senador, tumakbo ng vice president, tumatakbo diba, presidente, pare-pareho. Nung naging presidente, naging presidente, putang ina, sino to? Hindi na yan ang binoto. Alam mo ang nagpapatakbo, hindi yan yung binoto natin na consistent hindi nga before. Hindi na yan. Sino nga? He's just a puppet. Puppet na, no? I'm pretty sure someone else is, ano, I am pretty sure that the one who's making the decision is not only him. Siya na mismo nagsabi, we, di ba? We, yeah. Ang inahayan na, Mr. President. Di ba, anong we? Ikaw ang binoto namin dito, ikaw ang magdi-decision. Anong we? Di ba kasalanan diba? Yan? Traitor yan eh. Di ba?
nagpapagamit siya. Diyos ko, maawa naman sila sa Pilipino. Alam nyo, nung nanalo siya at nung simulang nag-start magsalita si Maharlika, actually, nararamdaman ko din yun eh. Hindi, nawala na ako ng ganang mag-vlog. I'm just listening to you guys, sabi ko. Kasi nandito ako. Hmm. So, nag-updated talaga ako kasi sa iyo, SARS. Ayan ngayon, dagdag si kay Maharlika. Mm-hmm. Yan lang ang pinapanood ko. At saka kay ano, General Macanas when it comes to military. Gusto ko. Kasi, ano na ba? Sino ba ang kakalus dyan kay Tambaluslos? Diba? Siya yung namamayag ng tao. Yung ginawa nila na mukha, Diyos ko, hindi ba sila nahiya sa mga anak nila? Picture nila gamit sa burial assistance, nandiyan ang ano. Ano yun? Ang pera baboy! Ang baboy talaga. Binaboy. Ang ano, Pilipinas. At ang pinag-aalala ko pa dyan is, you know what dito? Medyo natututo ako ng ano dito eh. Dito, napakahigpit dito pag nagpapadala ka ng pera sa Pilipinas. May limit kami. Kukwestiyon. Pag sunod-sunod padala mo ng 1K. Yes. Kasi ang iniisip nila, maubos ang pera eh. Ngayon sabi ko, nung isang araw lang, paano kung dinadala nila sa ibang bansa ang pera natin? What if maubusan ang kaba ng bayan, di ba? Mabankrap ang Pilipinas. Sana yung mga senator na ito. Alam mo, mami, maraming takot eh. Maraming takot. No, I know. Pero ano, kaya nga ako parang ayokong maging hopeless, no? Gusto ko pa rin talagang, dasal na lang ang ginagawa ko sa ngayon para sa ating bansa. Pero sana magkaroon yung iba na tumapang, you know, I'm dreaming about, sana si Gloria gumagawa ng plano, you know? I'm dreaming of that, you know, na sana, sige, quiet lang sila. Sana si BP Sara, sige lang, para hindi mahalata. Pero I hope, I'm hoping na sana behind that, meron ding, you know, para tapatan tong mga panggagagong ginagawa sa atin. The 31 million Filipinos na kung tutunga ito is no longer there for them, you know? Wala na. Nabuksa na sa mahal ng bilihin. And that is, yan dapat ang inaano ni Tambaluslos eh. Hindi yung itlog hawak niya, parang bala. May nakita akong picture, parang nag-iisip siya kung paano ilagay picture niya eh, sa itlog. Yung itlog na 9 pesos. Hindi alam mo, ma'am. Action sticker ko dito. Yes! hindi alam mo, mami, ang karamihan pa rin ng mga tao, kasi may nakita akong survey na ginagamit na siya talaga yung survey firm na kung gusto ng politiko ng honest. You were talking about that a while ago na na-cut kasi pumasok ako. Paano naman nun? Pakompleto naman nun, Sas? Yeah. Na kailangan ng honest na ito talaga yung survey firm na kinukuha ng politiko sa Pilipinas. Kung gusto nila lang honest na kung ano talaga yung real talk. Real, yes, ganun. Kasi merong mga survey firm na kinukuha ng politiko para pang PR na alam mo yun, ito talaga yung parang pang-honest. So, nakita ko doon, kasi nga nagsusurvey sila, kung sino yung mga presidentiable, ang mga tao pa rin hungry pa rin sa ano, Duterte style. Mm-hmm. Kaya nga ang top doon is, ito nakakaloka, ang top two, si Sara, saka si Tulfo. Mm-hmm. Tapos, ang ano kasi survey na yun, kung sino yung magiging top second choice mo kung wala yung top one mo. Mm-hmm. So, kung wala si Sara, ang choice nila si Tulfo. Ngayon, kung wala si Tulfo, ang choice nila si Sara. So talagang, tapos si Tambaluslos, 1%, parang nasa pinakadulo, girl. Mm-hmm. Tapos, as in, parang 1%, 5%, ganyan. Talaga, ang layo niya. Mm-hmm. So talagang, kaya nga ginagawa talaga nila, gusto talaga nilang tanggalin sa eksena si ang mga Duterte. Ngayon, ang susunod niyan, ang feeling ko susunod niyan, si Tulfo. Kasi si Tulfo yung malakas eh. Kasi kung mawala si Sara, kay Tulfo pupunta yung mga tao. Mm-hmm. Tapos, alam ka, loka pa, ang number 3, so Tulfo, Sara, parang nag-aanungan sila, nagdidikitan eh. Tapos, ang sumunod na, si Lenny. Pero si Lenny, mababa na lang, 10%. So, parang, mm-hmm. Alam mo yun na parang, kaya si Lenny talaga, meron siyang solid following. Alam mo yon. So si Lenny, mas mataas pa kay Tambaluslos. Nawala yung dalawa, maglalaban yung 10% at saka yung 1%. Talo pa rin siya.
So talo ka niya, imagine talo ni Lenis Tambaloslos. Oo. Ay, naka-mute ka, mami. At ang aking afam, gising na siya. Ganito, ano na, paanong malalamangan ni Tambaloslos si Lenny? Ay, sino ba si Tambaloslos kung hindi pa si Kuting ang nakaupo? He's not, sa lady lang, sa lady nga siguro, hindi pa yan iboboto ng lahat ng mga kababayan hindi, niya. Hindi, kaya lang po siya nananalo sa lady kasi wala siyang kalaban. Ah, ganun ba? Hindi ko, hindi ko binibigyan na kanya si Tambaloslos. Sa itsura pa lang, oh, laki na. Ewan. Ah, ayoko na mag below the belt sa kanya, pero sobra na siya. And ano ba naman ang pinakita niyang trabaho? Na tamang trabaho diyan sa Kongreso as Speaker of the House. Ano ba ang naiano niya, ni ambag niya? Simula nung umupo siya, sige nga, wala. Puro pa epal sa taong bayan para makita. Yung Harley ka investment fund po daw. Naman, ay naku, isa pa din naman. Si Marlica Investment Fund na mali-mali naman. Alam mo, natatawa ako. Natatawa ako sa inyo doon sa Tambalina. Alam mo, tawang-tawa ako doon sa Tambalina yung dalo. O nga, no? Little Tamba. O, Little Tamba, Tambalina. O siya, sige na. Thank you sa inyo. Ipagtitimpla ko muna ng kape ang aking asawa. Sige po, okay. Ma'am. Thank you, Mami. Thank you. Thank you. Bye-bye. Nakakaloka. So, ayun na nga, Joey, no? Pumuputok so, na yung bulkan ng mga tao, no? Talaga, oo. Ano talaga is Tulfo and Duterte. Kaya ito si Tulfo, kung hindi siya asabwat, siya na ang titirahin din siya. Oo. Kung hindi siya kasabwat, ha? Uh-huh. Sa itong pagpapabagsak sa mga Duterte, ha? Uh-huh. Kaya ganun, girl. Kaya ganun ang kanilang ano, galawan. Kasi kasi ang taas ng ano, can you imagine? Kailan na ba kinunan to? October lang. After na ito ng confidential fund. Oo na. So talaga nagtatay. Ano nga eh, pag dalawa ang magkalaban, si Sara saka si Tulfo, parang yan ang ano, pero kung nandiyan si Tulfo si Sara, si Sara yung mananalo. Parang ganoon yung pero ang pinaka bottom line is kung wala si Sara, si Tulfo iboboto ng mga boboto kay Sara. Kung wala si Tulfo, yung mga boboto sa kanya iboboto si Sara. So So that's the thing. Hindi gi-give up ni Martin Romualdez. Let's say yung sinabi mo kanina na kung hindi ka sabwat si Tulfo, Tulfo should also be ano, should also watch his back kasi after nilang matumba si Inday, definitely siya isusunod, 'di ba? Siya isusunod. I'm pretty sure. Siya talaga, kasi hindi nga nila matira si Tulfo for now. Mm-hmm. Alam mo 'yon. Kasi masyadong maaga para tirahin si Hindi kasi nga yung kay Tulfo kasi wala kasi tong proven na votes. Okay, this is just all survey. Si Sara kasi, this is like 32 million elected as a vice president. Yung kay Tulfo kasi, yung kanyang nakuha as senator, nakuha niya yan, hindi lang naman isa ang binoboto nating senador, 12. So hindi pa yun ganun kasolid yung number na yun. Oo. Ngayon si Sara, kailangan talaga nilang patumbahin hanggang maaga pa. Kasi ang laki, totoo lang, nobody knows how to defeat someone who was elected ng 60% ng votes or something. 58 point something percent ng voting population. Paano yon? Sino ba itong gusto umakyat? Si Sherry? Ay, naku. Girl, mag-request, sabihin nyo muna kung gusto nyo umakyat dahil baka nakakaloka, baka kung anong mga ipakita nyo sa amin. Magparamdam muna kayo kung bakit gusto niyo umakyat. Kasi pag random... So ikaw, may nakakausap ka ba ng mga random na tao sa inyo, sa trabaho, sa eksena, sa TikTok? Kasi hindi ako makapag-TikTok, hindi ko alam kung anong pulso ng taong bayan sa TikTok. Well,
ano, no, ang tawag dito, when I started criticizing the president heavily, akala ko, yung mga loyalist na mga followers ko, ganyan-ganyan, akala ko talaga, ano, yung magiging averse sila doon sa usapan. Apparently, marami talaga nakakaintindi that something is really wrong now, ganun, na, kasi sa totoo lang, when the president won, at nung nagsalita na si sila Bagong Lipunan at saka sila Maharlika nung disgust nila sa takbo ng leadership during that time, maraming hindi makasakay sa kanila dun sa galit nila. Madaming hindi makasakay dun sa galit nila. Ako hindi ko talaga yun masakay. Hindi kasi maaga pa. Kasi maaga pa eh. Ilang, two months, diba? Hindi pa hinugyo yung mga questions at saka yung mga reklamo during that time. Kasi wala pang element of time. Carl, mag-request ka ng umakyat kung gusto mong join. Go. Mm-mm. Hindi mo pa nabibigay yung ano eh, yung benefit of the doubt. So kaya parang ang daming hindi makasakay sa kanila. And then, after a while, humahaba na yung oras. Eh ako nga hindi nyo ako masakyan. Ano pa to ha? March, diba? Oo, diba? I mean, nung time na yun, diba? Parang, let's give ano, talagang, we were giving all the benefit of the doubt. Kasi syempre, parang, may pinangako to eh. Let's hold on dun sa pinangako niya. Tsaka syempre, parang, ayaw mo namang i-admit na binudol ka at that point, na maling-mali yung decision mo. Ganyan. Hello po. Ayan. Tapusin ko lang to ha. Tapos ano ang tawag dito, but you know, even at that point when we were having conversation doon sa away ng, kasi we know that Maharlika was an insider at saka matagal na siya naman talaga ay loyalista kaysa mas DDS eh nung panahon ni PRRD. Maharlika and Bagong Lipunan, hindi ko alam sino nauna sa kanila. Mm-hmm. Sila talaga ang, pag sinabi mong Marcos vlogger, sila yan. Sila yon. Oo. Actually, hindi ko kilala si Maharlika na ano eh, na mas kilala ko si Maharlika as Marcos vlogger kesa nung panahon ni PRRD ha. When, nung panahon ni PRRD, lahat DDS vlogger, come on. Diba? But siya was really known as a Marcos vlogger. So ngayon, nung they were singing a different tune after manalo ng presidente, actually, even if I do not agree with them, ang question ko is, bakit kaya yung, kasi importante to, ano eh, Sase, na yung leader mo, kung kunwari nagkaroon ka ng fallout sa isang tao who had been supporting you for a very, very long time, kahit sabihin na natin na meron kayong irreconcilable differences, the best thing that you can do is to part ways amicably. Diba? Kung kunwari hindi kayo nagkaintindihan, eh putang tagal nitong nagvo-vlog para sa'yo eh. Kung kunwari meron kayong hindi pa, kunwari lang. Totoo yung mga bintang nila, hindi kasi napagbigyan yan. Hindi, ito. Ang away, nung panahon naman ni Duterte, may mga away ang mga vloggers, DDS vloggers, mm-hmm. Pero yung away na yan, personal. Uh-oh. Pero pagdating kay Duterte, united. Yes. Halimbawa, ito si late Bruce Rivera. Mm-hmm. Nag-organize ako niyan, kami sa Europe noon, ng rally sa labas ng ICC. Kami, ako nga lead organizer noon eh. Ako nagplano and everything. Mm-hmm. Tapos si Bruce noon, he was visiting Europe kasi nga meron siyang talk about federalism, etc. Doon, I don't know kung sa Belgium ba o sa France, I forgot, or sa UK. Girl, pumunta siya. Pati yung mga kaaway ko. Pumunta pa rin sila doon. Ganoon. Yeah. Pero ngayon, inaaway nila yung mga vloggers kasi nga, not because of personal iringan, because of policy differences na. And kasi nga, hindi na ito yung bongbong na sinuportahan namin. Correct. Yung pagkakaiba. Mm-hmm. And ano, no? Yung dito kay Maharlika at saka yun sa administration, parang tingin ko kasi,
as leader, as a leader, very, very important kung paano mo i-handle yung fallout. Diba? And I think, kasi nung una, inabangan ko, paano kaya patatahimikin ng administration to si Maharlika? Kasi ang dami niya nang kinukuda eh, diba? Ang dami nang sinasabi ni Maharlika eh. Meron bang in-address yung administration kahit isa dun sa sinabi niya? Kasi you cannot just let this, all this accusation left, not addressed for a very long time. Kasi pag hindi mo in-address yan, mahihinog yan. Eh ayan, hinog na lahat ng mga pinagkukuda ni Maharlika sa loob ng ano, ng 2 taon. Diba? So, you know, let's say sabihin natin na, you know, parang hindi mo mabibili lahat ng sinabi ni Maharlika. Sabihin na natin na ganun. Pero yung fact na hindi inayos ng gobyernong ito, yung kanilang fallout with these two staunch, very staunch supporter of the administration, na meron naman silang communication before. Diba? Hindi ba yun badge ng isang bad leadership? Kasi, yun nga, dapat ganun eh, Sas, diba? Maaaring meron tayong away personal or whatsoever, pero dapat hindi siya mag-spill over dun sa mga polisiyang pinaglalaban natin. Then what happened? Bakit nagkaganito? Diba? Something must be really, really wrong. Biological woman, pagsalitain naman natin ng ating guest, pwede bang ilayo mo yung camera sa mukha mo dahil ang lapad? Ilong lang yung nakikita na. Po, naka-topless po ako, mami. O, di magsuot ka ng t-shirt? Ano ba? Kalo. Tapos medyo topless lang po eh. Kasi nakalit po ako sa work po eh. O, anong gusto mong sabihin? Narinig ko sa usapan nyo kanina na uko kay Sarah Duterte at kay Bobong Marcos. Sobra ako na disappoint kasi ang binoto na Marcos parang peke. Sorry ah. Kasi ang pinanakong Marcos matino, maayos para sa bansa. Eh parang para sa Amerika ata ang ginagawa nila eh. Yan nakikita ko. Diba iba to? Na parang hindi ito yung tumakbo nung 2022. At saka, iba na ang sinasabi sa ginagawa. At saka sa BPO, natusap-usap rin kami, si Marcos is disappointing, pero ang hinahanap namin, si Duterte talaga. Ang BPO? Si Duterte. Sa BPO? Opo. Bakit? Opo. Bakit? Una is, peace and order. Walang hold-upper, wala mga drug addict. Alam mo, BPO ka ba? BPO ka pa? Diba? Opo. Number one problema ng BPO kasi mga madaling araw itong pumapasok is yung di ba, ang dami niyan sa BPO na naho-hold up, na basta hindi sa, kasi nga madaling araw eh, gabing-gabi na, this oras ng gabi. Kaya marami ako talagang kilala sa BPO na gusto nila si Bigong because of that. Okay, pakituloy. At saka is yung madaling lumapit sa services po talaga. Kasi sa mga services po sa Malasakit Center, hindi na kailangan lumapit sa mga EPAL. Kasi nakita ko rin recently yung kay Tambaloslos yung mukha niya sa death assistance. Hindi ako ma-imagine na pati pamukha ng tatlo na damay pa sa ginamang sila kailangan, di ba? And also, ang kay Inday Sara, kung pipilitin niya si Inday Sara na alisin sa Pilipinas, baka makaka-revolution. Siyempre, ang point ko lang is, hanggang saan yung pagtitipi ng tao talaga. Kumbaga parang sinusubukan ata ang pasensya ng tao eh. Baka actually, sinusubukan. I think kasi, nagkakaroon ng trial eh, na halimbawa, yung what's this? Diba yung mataas na presyo ng sibuyas? Yung sibuyas na naging 700. Okay. Yes, paano naging 700 ang sibuyas? Di ba na parang, di ba hindi naman nag-alasa yung mga tao? So, parang nakita nila, ay wala namang nangyayari significant. Tapos yung napalaya si De Lima, na ganito, di ba na? So, I think they are trying to push
the envelope, no? Oh. And I think ang fine, ang finale kasi niyang pag-push nila ng envelope is mawala yung mga Duterte. Ngayon, syempre nangangapa pa sila diyan, ano kapatid? Ano ang pangalan? Ano ang pangalan niya? Carl po. Carl. Ni Carl. 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 Syempre nangangapa. Tama ka eh. Na tinitimpla pa nila eh kung ano bang mangyayari. Kasi kita mo itong sa yung CPP NPA, hindi ko alam kung gaano ba yung galit ng mga tao. Diba? Kasi ano pa to, malayo pa, parang hindi pa ito, hindi ito yung ano eh, dulo ng ano nila, ng kanilang agenda. Dulo talaga ng agenda talaga nila is matanggal ang mga Duterte. Kumbaga pa, para ang tingin ko, is na yung pala masakit na dibdib eh, paano pa kaya yung nangyari na yung hindi dapat nangyari? Parang na yung pala napapamura, sumasakit ng puso natin na parang inapi-api na talaga. Eh, parang gano'n na nga, di ba? Ikaw, Joey, anong sa tingin mo? Oh, kasi ano eh, ang tawag dito, alam mo yung feeling ng... Kasi yung nung panahon ni PRRD, alam mo yung feeling na meron kang masusumbungan? Yung meron, yes. Diba? Yung feeling na meron kang masusumbungan. Pero yung ngayon kasi, harap-harapan yung mga injustices, pero okay. Alam mo na parang, kanino ka magsusumbong sa gobyerno ni PBBM? Diba? Yung parang, kanino ka magsusumbong dito? For example, ito ha, yung basic na protection ng mga tao to speak up, yung the right to, yung freedom mo to express. Kagaya nga sabi ko, ang dami nang na-unpublish, ang dami nang mga tinitakedown na pages. I mean, I can't believe this is happening under a Marcos administration. Diba? Na, can the president, you know, rappler nga, hindi pinigilan ni PRRD na mag-operate online eh, di ba? Pagkatapos ngayon, they are shutting down the... That's ang weird. Kasi, can you imagine, ang SMNI, ang talagang nag-dedicate na i-cover si Marcos 2022. Pero, binabalahura siya ng lahat ng mainstream media. I mean, di ba kaya nga siya tumanggi noon na umattend sa debate na inorganize ng mainstream media is because alam niyang babalahurain siya. Now, SMNI gave him a platform and shown. Grabe yung pag-shine niya dun sa debate na inorganize ng SMNI. Pagkatapos ngayon, tapos ngayon yung SMNI yung talagang inuusig. Gusto. Ang weird, no? So, sandali, meron pa tayong isang guest. Ano po pangalan niyo, kuya? Hi, Sad. Good morning or good evening there. My name is Frank. I'm actually a Marcos loyalist ever since, though. All right. Kuya, nasan ka? Nasan kang... I'm now in California. I'm now in San Diego. Oh, kapit. Hindi ko pa nakikita si Maharlika eh. Tapos ano. Sandali. Okay. So, si Kuya ay Marcos loyalist. Tito Marcos loyalist, yes. Uncle Frank. Uncle Frank! So, Uncle Frank, lumaki ba kayo nung panahon ni Marcos Senior? I was born in 1970, yeah. So alam niyo. Practically growing up to the Marshallo years. Marshallo years was very good to us because I remember during that time when we were in elementary, noon sa gitna kami ng kalsada because we went out and go to Valenzuela to buy something to some marketplace. Then we were caught jaywalking. Katawa ng mga polis doon sa ano. Sabi ng mga polis, anong ginagawa niyo? Saan pupunta? They know they were kids. And bumili lang po kami ng ganito. But the policemen were so attentive to us. They were looking after our safety and security. You know? We were not told like this, like that. No? Malalapitan mo and they will help you. They will guide you. I even heard a lot of stories about the old man. No? I met a lot of... my dad was supposed to be also campaigning for the old man way back in 60. He was from Marcos because of our affinity to the Ilocano race, no? So
Maganda ang Ilocano maganda ka ba, Kuya? Kuya, Ilocano ka ba? Wina. Ah. Ilocano. So ano ka ngayon? So Marcos loyalist ka. So you're like Marlica Marcos loyalist. Ano masasabi mo sa mga nangyayari ngayon? Pwede ba magmura dito? Oo naman. Alam mo, matagal ko nang iniiwasan Marcos ang pagiging maging loyalist sa mga Marcos ever since sa Pilipinas ako. My uncle is an evangelista. Ang nagbinyag kay President Marcos was the dad of my uncle. Yeah. So, ang mga ebanghelista, kapitbahay nila yan sa Sarat. No? Magkakapitbahay yan. Actually, hindi malayong magkakamag-anak. No? So, it's so sad na no? Mo kamag-anak mo si matandang Marcos after what you sing today. So, I heard a lot of stories. I heard a lot of things that had happened within the family circle. Ayoko naman banggitin dito. Sabi na naninira tayo. No? So, gusto may PM mo ko, may papadala ako sa'yo. So, there was a lot of things, even a 90-year-old man was telling me, Iho, ito ang rason bakit sila nagkakagulo. Alam mo, lahat tatanggihan nila, lahat babaluhain nila dahil sa pera. It's so sad. Sino nagsabi sa inyo? I had an old man who works with the government, panahon pa ni Secretary Peralta. He's been seeing the old man, Marcos, even he was still a congressman. Sabi niya, matagal ko nakilala si Presidente. So sa inyo to sinabi niya ngayon? Oh, sinabi ko sila sa inyo ngayon? Oh. Oh, may matanda. I'm lucky to meet with him. Personally, nakita ko rin isang kamag-anak ni Apo Kwede rito, na Marcos din. Na nag-usap-usap kami, we were talking about it. There's a lot of things to be discussed. Kasi nga, tao nagkakagulo pagdating sa pera. You know? Mm-hmm. It's so sad. Ang taong bayan, kung talagang mayaman ka, tulad sabihin ko sa isa, kung may pera ka, ba't magnanakaw ako sa taong bayan? Right? Yeah. Bakit nanakawan mo, babaluharain mo ang taong bayan na mangangako ka ng ganito, ganyan, pag nakuha namin yung pera? Ibig sabihin nun, hindi nakapangalan sa'yo. Tama, mali? Maganda yung theory nyo, kuya. Ha? Kung nakapangalan sa'yo, bakit magnanakaw ka pa? But why would you have connived with the states? The United States owes $67 trillion to Philippine people. Andiyan ang account, sa Union Bank. Sa Union Bank of Switzerland, andiyan ang account sa dito sa America, si Citibank. We show them all the documents. They don't want to give them money. Yeah. Citibank. Meron ang Citibank originally, hindi naman sa New York pinasok yan, nasa Texas eh. Even okay. Yung sinasabi nilang nasa Wells Fargo, I saw the account, $95 billion. So ano yan? Naka-escort. So ngayon, ano ngayon ang masasabi nyo sa nangyayari ngayon? Alam mo, totoo lang, masamang-masamang-masama ang loob namin na naniniwala sa pangalang Marcos. Mga loyalista. Okay. Because ang pangalan Marcos naging pag-asa sa bayan, no. Sayang pag naupo si Bongbong, it would change the complexion of the country, no. But it never did. That really hurts, to be honest with you. Kaya kung pwede mo murahin magmula Ulongga pa, mumurahin mo talaga. You know why? Kasi siya ang pag-asa ng Pilipino. Maraming umasa, maraming naniwala, yung matatandang inaapi nila. Yung matatandang nagsalita na mabuti para sa ama nila. Masakit. Hindi naman siya si matandang Marcos. Yun ang masakit sa lahat. But he cares the name of Marcos. Mayroon na lang magsalita. Kaso sabi nga, na-meet ko rito yung isa sa Apo ng FBI. Nagkwentuhan kami. O, kamusta na? Pinsan, binibiro ko eh. O, anong balita? O, yung peking tao sa Pilipinas, sa po, ano ganang plano natin? and I met a lot of contemporaries of the old man. Sabi, wala namang pera talaga eh. Sabi nila sa akin, saan manggagaling yung mga papel? Saan manggagaling yung mga dokumento? I hope there is something for the Filipino people. We've been praying for that. My uncle was killed because of the money, to be honest with you. He was handling, alam mo, may development program ang ang North Harbor. It's about a three
billion, no, more than that. It's a $40 billion project when he was still alive. But because of the greediness of some people, dinisgrasya siya. He was very close to the family. But ano masasabi niyo sa mga ano kay Tambalaslos? Alam mo, eh, di ko lang saan galing yung tao na yun, ano? parang gulo sa bulpot yan, di ba, no? Parang uuwi sa bulpot yan sa babaw ng lupa, no? Hindi. Nakakalis sa ganun marindan mo. Oo, yung typical na, yung kasabihan na langaw na nakatungtong sa ibabaw ng kalabaw, parang ginawa para kay Tambaluslos. Yung wala naman talaga siya eh. Tapos na yung biglang bida, nakatungtong sa kalabaw. Alam mo, sabi ko, hanggang hindi mo pinupugutan ng ulo si Medusa, hindi matitigil yan eh. Tutubo diba? Na matutubo. Hindi kayo pinupugutan ula-ula. Alam mo, lahat ng tao natitigil yung Medusa, naging bato eh. Diba? Hindi kakaiba yung mga galawan na parang, ha, bakit may pistox biglang ganito? Hindi, ang nakakasab dito. MDF, come on! Hindi, ang masakit dito. You know, I've been exposed to a lot of things from all the criminal groups that I met. To be honest with you, na-meet ko pa yung head ng Yakuza sa Pilipinas, eh, no? Sabi niya, hey, you know, shouldn't live in my house in Hawaii. Really? You know what? Who is? He is the nephew of the former governor of Hawaii. Good friend of mine. As hindi namin makita, eh. Sabi niya, you see, I got gold in the Philippines. He spent $7 million just to find gold in the Philippines. There is gold. There is true gold in the Philippines. But, you know, there's a lot of stories about that. No, may kwento rito. Baka nakikinig dito ng bobo na tayo, no? Hindi po tayo ng bobo na. Sabi lang tayo na ito. Nagsasabi, papayag lang tayo sa mga nalup. I've been listening to General Macanas, to our friend na si Maximo Marlica. Si Seth, nakita ko si Seth. Uy! Palagi nagbabanggit to ni General Macapa. I need to listen to Seth, no? At least you have this kind of forum online, hindi, no? Ang ano talaga, sir, ano eh, parang iba talaga to yung ano, yung nakaupo. Di ba, I don't know if you're going to agree with me, ha? Iba yung bong-bong na tumakbo ng election at iba tong nakaupo. We'll talk about that later on, sis. I don't want to be broadcasting anything that I don't have proof on my hands. Yeah. No? But basically, I'll just send you something na siguro naman makita mo. Pinadala ko na nga ito. Sabi, o yung pamimigay yan, confidential. Take na confidential. Kung talagang gusto natin malamang katotohanan, ilabas natin katotohanan today. Sino unang anak? Sino tunay na anak? Maraming nakakilala. Maraming lihim na nakatago. But yung nag-iisang anak na yun, pinakilala sa akin, kinikilala nila, no? Eh, ipadala ko na lang sa iyong papel, basta mang message na sa akin. Wala ka naman isa yun. Meron ka naman bagong family tree. Naku, yun na lang. Binibigyan na naman tayo ni Kuya ng mga mga iisipin sa mundo. Hindi, alam mo, it's so sad. If I have time, sana makilala mo yung matandang kaibigan ko. Hindi ko na masyado pumunta because he's around 92 years old now. Sabi niya, iho, punta mo ako rito. Alakarin na natin ito. Gusto nga tawagan si Donald Trump eh. Maayos na. Para mananalo si Donald Trump pa. Alam mo, yung sinubmit ni attorney, paano na ito, yung interview ni Maharlika, si attorney Pumelek. Pag sumabit yung sasabit sila dito, you know why? The same issue happened here during the election. I know. Ganun ka grabe. Kaya galit na galit sila. Ang masakit lang kasi kay Donald Trump, inaway niya yung NATO. Out of 26 members, anim lang nagbabayad. So he was complaining about it. No, they get a cabal, he went against Donald Trump. Remember, all the banks are being handled by Europe. Pag inipit ka ng Europa, patay ang Amerika. Mm. Kaya nga binabarkada niya si Putin eh. Yeah. Kaya so, kinabigyan niya rin ang China. Alam mo, hindi namin pwedeng award ng China because we owe to China $13 trillion whether we like it or not. Exactly. Pero ang anong talaga nito, yung nangyayari ngayon, Kuya, na
ano, na yung mga kakampi nila nung election, yun yung kanilang inilalaglag, itinatapo. Kasi lahat ng hindi nila mahawakan sa leeg, ilalaglag nila. Pasin ayun mo. Na nga, totoo yan. Totoo yan, kita mo si Maharlika. Actually, si Maharlika yung, ano, yung unang-unang, well, sabi sa akin yung Maharlika, so talaga anong laglag sa kanila. Pero if you're gonna look at it, na parang, hindi nyo man lang pinigilan si Maharlika umalis. Alam mo nyo, parang, yung tipong, hindi nyo man lang, wala man lang kayong, kasi si Maharlika, can you imagine, ha? Kasi, ano yun, parang naano ako na, wait, si Maharlika yung pinaka-loyal na loyal na loyal sa inyo na nandiyan na alam niyo walang gustong mag-cover sa inyo, nandiyan na si Maharlika eh. Tapos si Glenn Chong na ipinaglaban sila noong 2016 na dayaan, etc. And then now, sila pa yung unang itinapon, pati si Vic Rodriguez na nandiyan din sa kanila. I don't know what happened with that. Totoo, Sash. Si Glenn Chong was telling the truth. Yeah. Vic Rodriguez, kilala mo ba si Attorney Vic ni former President Marcos na tayo Pangasinan? Assistant din niya. Mm-hmm. Meron din siyang assistant si Attorney Vic nung panahon ng KBL. Ah, really? Oo. Puna kayo sa history, ha? Ay, si Marcos Senior, may assistant siya na Vic? Vic din, oo. Siya ang KBL doon na siya. Pangalan ni ano ni Manong Vic kasi ang naging lawyer namin before. Kasi karon pa kami kasi si Mami. Ang lawyer namin before, he was the dean of law sa Luzon Colleges LC. Kinikwenta niya during the time of President Marcos ano yung mga activities nila nung very active pa siya sa politics. I forgot si Vic siya head ng KBL before eh. So, kaya natutuwa ako, ba meron ding Vic si Bongbong, katulad ng tatay niya, no? Eh, ano nangyari? Ano nangyari dun sa Vic ng tatay niya? Oh, well, they were good friends until the end. He was the last president of KBL before he passed away. He was with KBL. Hindi siya umalis sa partido. Eh, wala lang ang KBL eh. Eh, yan nga, eh, naging, alam mo, KBL. Ano, madaling araw ay nagdana ako. Grabe, po yung nangyayari. Bay, parang... Tito Frank, Sas, ano lang, no, siseg lang ako ng konti-konti. Kasi yung na-mention nga ni Sas, na ang pinaka-nakakaloka sa mga nangyayari ngayon is that, yung mga supposedly kakampi, yun yung parang kinakalaban ngayon ng administration. Now, balik lang ako dun sa SMNI, kasi nga, you know, nawawala sila sa social media, tinitake down, ganyan. And then, sabi ni Direk Peter, iniimbestigahan na raw sila sa Congress ngayon, yung franchise nila. And, you know, all of a sudden, they are taking this course. And kanina, na-mention nga natin na parang, ang weird naman kasi puta nung time na binabalahura kayo ng mainstream media, SMNI lang yung nagbigay sa inyo ng platform eh sa traditional media, and talagang nag-shine kayo ng bonggang-bongga no share sa inyo yung platform. Pagkatapos ngayon, all of a sudden they want to investigate SMNI, and as reported here, the reason why they want to investigate SMNI per Rappler report ay dahil daw nagpapakalat ng fake news ang SMNI sa pagsasabi na ginastos ni Martin Romualdez ang 1.8 billion sa travels. Because of that, they want to investigate SMNI. Bago silang mag-investigate sa SMNI, SMNI ba sabi niyo? No. Ang nag-report nila. 1.8, well, yun yung allegation dito. Yun yung sinasabi nilang ground nila to investigate SMNI. Na sinabi raw ng SMNI na 1.8 billion gumastos daw ng 1.8 billion sa international travel si Martin Romualdez. I mean, because of this, you're going to review the franchise of harassment yan. That's political harassment. Kasi una-una, yung kanilang confidential fund na hindi na. Kaya alam mo ba ba tinanggal nila si Erap Estrada sa pwesto during his time? Ang sabi ni Erap sa Kongreso, mambabatas kayo.
wala kayo dapat pork barrel. Ang pork barrel dapat nasa executive department. Bakit kayo may pork barrel? Kaya nilaglag nila sa ERA. Remember SAS? During that time, nalaglag na lang si Erat after 2 years. Wala naman siya sinabi ibang masama eh, maliban sa nabuking siya kay Atong Ang. Kasi it doesn't affect the government, you know why? Because during that time, those were private funds. Yung sinasabi nila sa gambling. So walang nawawalang pera sa gobyerno kasi ginagamit ka for development. Kaso ang naging issue nga lang kay, ano, kay Erat, mabarkada lang si Erat eh. Tsaka yung binanata niya ang Congress, so sinabi niyang hindi, wala kayo dapat pork barrel. Yun ang naging simula ng sigalot nila doon. At nung inimbestigahan niya, ang Department of Justice mula janitor hanggang sa pinamataas na ano, sa Supreme Court, hanggang sa pinamataas na ano dyan, judge, alam natin na merong nangyayaring hindi maganda. Which is very, very bad. Hmm. Kaya pag tingnan mo ang kabi nga sa akin ano, ni nung attorney ko eh, iho, tingnan mo, buwan-buwan, may meeting ang Philippine Bar Association at Judges Association of the Philippines. Pag may bagong bata, pag may bagong nakakalusot sa ginagawa nilang modus operandi sa loob ng judikatura o sa justice system, pinag-aaralan nila yan to counter the proceedings. You know why? Kasi pag nabuking sila, mawala na racket nila. Yeah, exactly. So ngayon, iniimbestigahan nila ang SMNI. Meron ng investigation? Meron ng investigation ng SMNI? Well, it says here, beginning Thursday, November 30, ayan, the House of Representatives, as reported by Rappler, the House Representative has instructed its panel on legislative franchise to immediately investigate the Apollo Kibuloy-owned Sunshine Media Network International beginning Thursday, November 30. Over this information, the station has allegedly been spreading. Box, November 30 agad! Bukas na to! Hey, I love to stay, but we have to go. It's nice meeting you, Sas. Send me a message. Ah, don't forget to send me a short message, and I'll send something for you. Thank you. Okay. Thank you. Bye-bye. Kaloka. Dahil ilan sa hindi, i-research mo nga, may sinabi bang SMNI about 1.8 billion? Ang sabi dito, he said that in one of SMNI's evening program, an unnamed Congress source told the host that Speaker Romualdez allegedly spent 1.8 billion in his international travel with his entourage. I mean, hindi ko alam. Actually, hindi kailangan umattend ng SMNI. Kasi hindi mo po pwedeng, ano to, girlie? This is violation of freedom of the press. Yes. Andiyan pa ba si ano, si Direk Peter? Wala akong idea dun sa ano, no, yung program or yung ano, kung sinabi ba yun talaga ng SMNI or not. But you know what, let's assume congressional hearing is not the answer to that. Yes, even if it is true, right of reply, pwede kayo mag right of reply. Exactly, that is not the reaction to this kind of things. Let's say totoo na sinabi for argument, for the sake of argument, let's say totoo na sinabi yun ng SMNI. Is the proper response to this a legislative franchise review? Kung yan rin lang palang problema natin, dapat pinasara niyo na yung GMA. Eh, yung GMA, convicted felon eh. Dahil siniraan nila, di ba kinasuhan niya ni Chris Aquino for 50 million pesos? Nilibel nila si Chris Aquino ng bonggang-bongga, executive ng GMA? If that is actually a ground to review the legislative franchise of a media outfit, dapat pinasara niyo yung GMA noon. I-re-review ba ang franchise? Yung mga executives, nagbayad 50 million.
I-re-review ba ang franchise ng SMNI? Well, that's the instruction. Pinadala sa... this is the ano, this is the... yan yung report ng Rappler, no? Sabi ng Rappler, so it's either... Rappler is entirely telling us ano, no? A lie. Sa ang report ng Rappler, the House of Representatives has instructed its panel on legislative franchises to immediately investigate the Apollo Quibiloy-owned SMNI beginning Thursday, November 30. Over the disinformation, the station has allegedly been spreading. In his privileged speech on Tuesday, November 28, Quezon 2nd District Representative David Suarez noted that false reports about House Speaker Martin Romualdez overseas trips have been circulating. Ayun. Ito, sir. Alam naman natin kasabot nila itong, ano, no, itong Rappler. Pero sige, ayan. Share ko sa comment section yung link. Bukas na yan? Bukas. Mag-investigate na daw sila. Nakakaloka. Nakakaloka. Kakaiba yung nangyayari kayo. Parang, ha? Sandali. Parang... Ayan, si Direk o Thursday. Nakakaloka. Ano to? Sa kaban, kasama ang bayan, kung napanood yung 1.8 billion. Mm. Okay. But, you know, let's say kung kunwari, ano, no? Let's say kunwari totoo nga ganito at kung feeling nila nagsisinungaling yung SMNI. Ang course of action po dyan, pabulaanan ninyo. Diba? Pabulaanan ninyo. Talaga? Magbibilangan tayo dito. Yun talaga ang ano? Yun talaga ang ground para mag-review ng legislative franchise? Dahil nagsabi ka ng information na hindi totoo? Diba? Parang tangina naman. Walang ganon. Walang ganon. Ako talaga, ang baboy ng ginagawa, no? Natatawa ka na lang, Sas, no? Palibasa, nasa Beijing ka. Pwede naman silang mag-request na i-extradite ako. Parang feeling ko mas okay sila na nandyan ka kaysa nandito ka. Sasakit ulo nila masyado. Ayan. Nakakaloka. Nakakaloka sila, no? Grabe ito. I mean, how is this acceptable, diba? How is this acceptable? Putang ina. Nakakaloka. Loka. Adiri. Earlier today, may nag-send nga nung link sa akin na parang yung laban kasama ang bayan. Ayun, available na ito, nag-stream na sila dito. So binigay sa akin yung link. Pagkatapos, hindi ko kasi pinanood during live. So, kinlik ko. Pero wala pa namang ano, wala pa namang, siguro wala pang mga 1 hour na lampas after nilang mag-live. Pagka-click ko, wala, ano na siya, taken down na, biglang private. Biglang private yung video. Hindi ko alam na restore na daw ulit eh. Pero I mean, bakit may mga harassment na nagaganap? Bakit hindi pantay ang trato? I mean, bakit hindi nire-respeto ang freedom of speech, okay? Ano yung limit ng freedom of speech? Eh, naka-define rin naman sa batas yun eh. Itong mga kung alam mo, yung pag-review ng franchise, it has, dapat, ang nire-review dyan is yung kung paano mo tinutupad yung obligations mo sa government. Halimbawa, yung ABS-CBN, di ba yung tax? Correct. Yung unpaid taxes, correct. yung mga ganyan. Pero yung sasabihin mo na dahil may sinabi ka regarding the speaker, girl, ano yun? Ang ina. Diyos me.
Sa akin lang, no, parang ang nakakadiri kasi dito kay Martin Romualdez. Kung gusto mo na mahalin ka ng tao at irespeto ka at i-consider ka as someone who can lead this country, putang ina, galingan nyo naman po! Huwag yung babuyin yung bansa namin! Diba? I mean, if you want to consider, if you want us to consider you na isang option para i-lead itong bansang to, ayusin nyo. Deliver ka ng totoong public service, putang ina mo. Diba? If you can do this to an organization, to a news company, how can you not do this to me? I am also going hard on you. Paano, hindi mo rin gagawin to? Mas matindi siguro pagka ginawa nyo sa akin to. Diba? Well, ano na lang yan? Kakapala na talaga ng mukha nila yan. Can you imagine? Yung Love the Philippines scandal, hindi nila inimbestigahan. Pero yung one po. Pagkatapos ito, dahil sinabihan ka na ginas, putang ito pala, ilabas niyo yung resibo! That's the best way para pabulaanan yun! Oo nga, pwede nyo naman sabihin. Alas dos imedya ng madaling araw. Di ba pwede namang gawin nila is ilabas nila yung liquidation with resibo ng kanilang expenses sa Kongreso. Tapos ang usapan. At pagkatapos, kung gusto nyo, i-demanda nyo ng libel yung SMNI. Yeah, exactly. Pero hindi libel yung demanda. Pero hindi libel yung demanda, di ba? Hindi. They want to shut them down. Di ba? They want to shut them down. I mean, kung ganitong kapotang ina at babuyan ang gusto nyong gawin dyan sa House of Representatives, bilangin natin ang libel cases ng ABS-CBN, ng TV5, ng GMA, at ng iba't ibang mga broadsheets news company dito. If that is the reason for a franchise to be reviewed, magbilangan tayo ng ganun. Huwag nyo kami binobobo! Diba? Wala na to. Ano na to? Ganito magpatakbo ng Congress. Daguhan na talaga to. Kung magiging presidente ka nitong bansang to, ano pang, kung ganitong level, binababoy mo na kami. Sabi nga ni Mami Mirna, no? Yung quota ninyo, sobrang lampas-lampas na kayo, nandyan pa lang kayo sa Congress. Mm-hmm. Diba? Sobrang kadiri. Sabi ni Sir Lawrence Xiao, the problem is that not how they think. Ang tingin nila ay lahat ay nadadaan sa pera at propaganda. The problem really is that mga hayop sila. Yun yung problem. Totoo, binibili nila lahat eh. At dahil yung mga tao na hindi nila kayang bilhin, yun yung tingin nilang ka-out. Putang ina talaga nitong mga to. Kadiri. Sobrang kadiri. Ako. Sobrang kadiri. Grabe. Ang laman. Ang sakit, no? Ang sakit, girl. Paano tayo napunta sa ganito? Yaksa! Sino tong mga to? At dahil dyan na natin tatapusin ang ating balitaktaka. Correct. Nakakalaka! Magpapaalam na po kami at sama-sama tayong umiyak at masamin ang ating ulan ngayong gabi. Di ba nakakaiyak yung mga nangyari? Parang sino itong mga to? Correct. Anyway. O siya.
malapit pa rin magpasko, tapos ganito tayo. True. Alright. Bye, everyone. Good night.